Ito po mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Dennis Dato, pasadahan na natin kagad ang mga rumaratsyadang storya dito sa Ronda, probinsya. Pampaserong jeep sa Nueva Vizcaya na sunog. Hindi po ako mapapainter. Nagpanggap na abogado, arestado. Pagnanakaw sa water vending machine sa pool sa CCTV. Tutok lang at sabay-sabay tayo sa ating Ronda, probinsya. Matinding pinag-usapan ang resort na itinayo sa loob ng Chocolate Hills sa Bohol. Sa kabila ng isyung ito, tiwala ang iba pang may-ari ng mga establishmento sa paligid ng Bohol na hindi sila maipapasara dahil kumpleto naman daw ang kanilang mga dokumento. Balikan natin ang istoryang ito sa Ronda Probinsyang Ulat ni Rafael Busano. Weekend pero halos walang tao ang trekking site na ito paakyat sa isang view deck na tanaw ang iba pang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen. Hindi na nagbigay ng pahayag sa kamera ang mga staff nito. At bagamat noong unay aminadong nag-aalala matapos ang sinapit ng Captain's Peak Resort, mabilis naman umano itong napawi. Ito yung Budagta, isa sa mga pribadong trekking at view decks dito sa Chocolate Hills. Sabi ng staff, nagpunta na rito yung mayor mismo ng bayan ng Carmen para tignan yung kanilang mga dokumento. At makikita mo nga dito sa may entrance, compliant sila. Meron silang ECC. Ang Sagbayan Peak naman, meron ding Environment Compliance Certificate o ECC. Ito ang wala sa mga dokumento ng Captain's Peak Resort, dahilan para mabigyan ito ng Notice of Violation at Temporary Closure Order noong isang taon. Pero paliwanag ng DENR, hindi pa rin dapat isipin ng mga may-ari ng establishmento na permit ang ECC. The Environmental Compliance Certificate is not a permit. It's actually a planning tool which guides everyone on a particular project by identifying what the possible impacts of this particular project could be on the community and the general area. Aminado si DENR Secretary Tony Yulo Loizaga na malaki ang naging papel ng publiko para maitaas ang kaalaman tungkol sa mga banta sa kalikasan. Ito'y lalo't dineklara ng UNESCO ang Bohol Island bilang Global Geopark. The DNR cannot be everywhere and do everything all at once, no? So we rely on citizens who care about the environment and members of the media who are responsible enough to point out these challenges that the DNR really has to face in terms of monitoring, no, the protected areas and our environment as a whole. Umaasa ang DENR na matapos ang nangyari sa Captain's Peak, mas magiging maingat at mas gagalangin ang mga umiiral na batas at panuntunan, lalo na pagdating sa mga protected area. Kasabay nito ang mas maigting na pagpapatupad ng mga lokal na pamahalaan sa mga ito para tuloy-tuloy na maalagaan ang likas na yaman ng bansa. Nasunog naman ang isang pampaserong jeep habang bumibiyahe sa Bambang, Nueva Vizcaya. Sa investigasyon, binabaybay ng jeep ang National Highway noong Marso 8 nang mapansin ang driver na may umuusok sa ilalim. Itinabi ng driver ang jeep at pinababa ang mga pasahero. Makalipas ang ilang saglit, tuluyan ang nagliyab ang jeep. Tumulong ang mga nasa paligid sa pag-apula sa sunog. Hinala ng Bureau of Fire Protection, short circuit ang sanhi ng apoy. At isa pang nagliliyab na balita. Dangdaang bahay ang nasunog naman sa Mandaue City sa Cebu. Mabilis na lumaki ang sunog noong Marso 12 dahil sa malakas na hangin. Nahirapan din ang mga bumbero na mapuntahan ang fire scene dahil malapit ito sa dagat. Higit 500 pamilya ang apektado at isinailalim na sa state of calamity ang apektadong lugar. Tatlong residential building din ang nasunog sa Dumaguete City, Negros Oriental noong Marso 11. Dalawang pamilya at 19 na nangungupahan ang apektado. Tinatayang halos kalahating milyong piso naman ang halaga ng mga ari-ariang natupok. At sunog pa rin, nasunog naman ang dalawang heritage building sa Iloilo City.
Ayon sa Bureau of Fire Iloilo City, sumiklab ang apoy sa ikatlong palapag ng gusali sa East North Street noong Marso 15 at tumawid sa kabilang kalye sa JM Basa. Gumamit ang boom crane ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Arestado naman sa Silang, Cavite ang isang babaeng nagpanggap na abogado. Yan ang Ronda Probinsyang ulat ni Jeff Caparas. Hindi inakala ng magkakamag-anak na sina Christian, Jose at Richard na maaresto pa rin sila ng Silang Cavite PNP sa bisa ng warrant of arrest sa kasong theft at illegal na droga nitong madaling araw ng Miyerkules. Ito'y kahit pa nakapagpakita sila sa mga pulis ng umano'y release order nang sila ay aarestuhin. Nagpakita ho siya ng release order. But nagtaka na ho ang ating warrant section na bakit magpapakita ng release order considering na hindi pa ho na-serve yung warrant. So that made us doubtful, and then nga nung chinek namin yung release order na pinapakita nito and counter check namin sa issuing court, doon namin na find out na forged, no? Forged yung signature ng issuing judge, and na find out namin na fake yung release order. Dahil peke ang dokumento, tinuluyan ng otoridad ang tatlo. Sa investigasyon, natukoy ang 25 anyos na babae na nagpakilalang abogado ang gumawa ng pekeng release order. Ayon sa tatlo, hiningan umano sila ng babae ng ₱100,000 para sa release order, kasama pa ang umano'y ibang legal fees. Pero maging ang babae, peking abogado pala. Magpapakilala to si suspect, magpapakilala na she is a certain attorney Aguirre and that she will be the one to process the requirements. We were able to counter-check it and we found out siya that she is not a member of the Integrated Bar of the Philippines. She is not a listed lawyer. Sa reklamong kinaharap ng tatlong na biktima, nasa 40,000 ang nirerekomendang piyansa nito. Tutulungan niya raw ko kami. Oh. E di, siyempre ako kami, walang alam mo sa ano. Kasi nga, kumbaga first time po namin, tsaka hindi naman po namin sa kalain na kami po may kasong gayaan. Kala po namin tunay po, yun pala niloko po kami. Sana po, wala. Tumigil siya sa panluloko niya. Kasi? Kasi maraming masisira pagka tinuloy-tuloy niya po yun. Baon na baon na po kami talaga sa utang. Mm-hmm. Tapos ngayon, andito po rin, makukulong pa rin po kami. Kung po may pinangako na siya po yung bahala. Sabi pa ng PNP, modus din umano ng suspect ang magpeke ng mga warrant of arrest. Sa imbestigasyon ng Silang Municipal Police, dati nang naaresto ang suspect noong 2020 dahil sa pagpapanggap naman bilang isang pulis na nambibiktima ng mga police recruit. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Hindi po ako magpapa-interview. Hindi kayo magpa-interview. Hindi. Yung akusasyon ma'am sa inyo na kayo nagpanggap wala na po, police. Wala po, wala po. Wala? Wala po. May right po akong hindi magsalita. Posibleng sampahan ng reklamong estafa and falsification of public documents ang suspect na nakakulong na sa Silang Municipal Police Station. Pinagdakawan naman ang isang ATM sa Cebu City. Pero hindi po ito yung automated teller machine ha, kundi automated tubig machine. Sa kuha ng CCTV video, kitang sapilitang binuksan ng magnanakaw ang ATM gamit ang matulis na bagay. Lumakad siya palayo nang mabuksan ang machine, pero nahuli rin ang suspect na isang minor de edad. Sa investigasyon ng mga pulis, ₱3,500 ang natangay ng suspect. Dinala sa isang home care facility ang minor de edad. Sa pool pa rin ng matinding epekto ng El Nino ang maraming lugar sa bansa, lalo't marami na pong taniman ang kinakapos ng tubig para sa kanilang irigasyon. Madaling araw pa lamang nakaabang na sa gripo si Rovilin Cordova ng Sitio Kawayanan sa Barangay Lahog sa Cebu City. Pero lumipas ang mga oras, walang tubig na pumatak sa gripo. Magtukaw, Judmi. Para lang nami kaligo man, may mga bata. Sabi ni Rovilin, kailangan niyang gumising ng maaga para makapaligo, lalo't may mga bata siya. Ayon sa Metro Cebu Water District, nasa critical level na ang Haklupan Dam na pinakamalaki nilang pinagkukunan ng supply ng tubig. Mula umulo sa 30,000 cubic meters ng tubig na pinuproduce ng Haklupan Dam kada araw, ay bumagsak na ito sa 10,000 kada araw. Pagkakaroon, we don't know if magpadayon ba nigtas taas o mubuo ba. So we are on our feet karon.
Para matiyak na magkakaroon ng supply ng tubig ang lahat, nag-adjust na ng valve pressure ang Metro Cebu Water District at nag-deploy na rin sila ng 8 water tanker sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang pagdaing ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro. Mula sa dating 80 kaban na inaaling palay ni Reynaldo, bumagsak ito sa halos 10 kaban lamang dahil kapos ang tubig para sa irigasyon. 10 kaban ang aking bayad doon sa tao na naging arado, yung naging intindi. Tapos 10 kaban din doon sa Kalabaw, de 20 na agad. Tapos baka hindi pa makasampu yan. Okay ta naman ninyo ko. Mag-uutang pa po sigurado. Uh-oh. Dahil hindi naman po pwedeng hindi bayaran yung mga ginamit, nagtrabaho. Oktubre pa nang huling bumuhos ang ulan sa Mindoro. Natuyo na ang mga bukal at ang Kalawagan River na ginagamit sa irigasyon. Ito ang Sitio Igmanukan dito sa Barangay Harrison sa Bayan ng Paloan, Occidental Mindoro. At dito sa lugar na ito ay napakalawak ng mga talim na palay. Pero kahit na bumunga itong mga talim na palay na ito, ay wala naman naging butil dahil sa epekto ng matinding tag-init. Ang resulta, walang aanihin ang mga magsasaka. Kasabay naman ang pananalasa ng El Nino, sumasabay pa ang pag-atake ng mga pesting harabas o armyworms sa ekta-ektaryang tanima ng sibuyas. Sari-sari pong gamot namin ginagawa ay hindi po namin masugpo. Kaya po, kahit mura pa, binubunot po namin. Ay logi nga po at laki po ng gastos. Iniisip ngayon ang mga magsasaka kung papaano nila mababayaran ang kanilang puhunan na inutang pa. Talaga po dumaranas ng taghirap na po ang aming mga kababayan. Matulungan kami ng insurance, ng Philippine Crop Insurance ng ating bayan. Alos kayong gulutay ng makanyan mure. Higit 800 magsasaka naman ang apektado ng El Nino sa Pampanga. Ayon sa Provincial Agriculture Office, problema na rin ang pesting brown plant hopper o BPH na pumipinsala sa mga pananim. 58 million pesos na ang pinsala ng El Nino sa Pampanga. Yung mga municipalities na mentioned doon, meron yung Mexico, Candaba, San Luis, San Simon, Apalit, Florida Blanca. At I think, kung ako nagkakama, meron ng mga 8 to 10 municipalities no, either affected yung mga farmers or yung farmers association or cooperatives. Naglaan na ang provincial government ng Pampanga ng 51 million pesos na El Nino Response Fund. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.31 billion ang pinsala sa agriculture industry ng El Nino. Pinakanaapektuhan ang mga palayan na umabot na sa 14,000 ektarya. Pero ayon sa DA, 1.5% lang ito ng total area ng taniman ng palay sa bansa. Sinalakay naman ng mga harabas ang maraming taniman ng sibuyas sa Rizal Nueva, Ecija. Sa mga binahaging video ni Bayan Patroller Renato Siababa Sunjam Jr., makikita kung paano sinira ng mga harabas sa mga tanim na sibuyas na mag-asawang Ninita at Ernesto Manzano. Butas-butas sa mga sibuyas habang lanta naman ang mga dahong kinain ng harabas. Ikinalungkot ni Manzano ang nangyari, lalo't kakaunti lang ang naanin nilang sibuyas. Ayon sa Municipal Agriculturist ng Rizal Nueva Ecija na si Leo Galdores, tinatayang 300 magsasaka ang nag-report ng pag-atake ng harabas sa 15 barangay. Nasunog naman ang bahagi ng Mount Canlaon. Ayon kay Fire Officer 3 Harold Okiando ng Bureau of Fire Protection sa La Castellana, nagsimula ang apoy noong Marso 14. Sabi niya, mano-mano ang pag-apula sa apoy dahil hindi abot ng fire truck ang lugar. Nagbahagi ng mga litrato at video si Bayan Patroller Mary Joy Labesores kaugnay ng sunog. Muli naman nabalot ng makapal na frost o andap ang malaking bahagi ng Mount Apo. Nakita rin ang frost sa Lake Binado na sakop na ng Cotabato Province. Natabunan ng frost ang mga damo at mga halaman sa campsite ng Lake Binado noong Marso 11. Ikinagulat ang mga nagkakamping nang makita ang yelo sa kanilang mga tent. Ayon kay Paul Rodney Albiol ng Mount Apo Natural Park Development Management Office, may mga panahong bumagsak sa 6 hanggang 8 degrees Celsius ang temperatura sa bundok. Grabe ang lamig! Na itatala ang malamig na panahon sa Mount Apo tuwing Pebrero hanggang Marso.
At huwag pong bibitiw sa pagsubaybay sa mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Dennis Dato, kapit lamang sa tuloy-tuloy at umaarangkada nating Ronda Probinsya. Sanggibo salamat mga kapamilya.